At mga ka-antrip, tuloy-tuloy na po tayo sa pagsagot ng ating mga ka-antrip na may mga katanungan. At kung bago ka lang po pala sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick naman po ng subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify po kayo or mag-bell po sa inyong mga phone kung may mga i-upload po tayo mga video sa susunod. So, isang shoutout muna kay Saudi Bay TV. Ang kanyang katanungan po ay magpapatayo ng motor parts business. Magkano po ang starting capital para makapag-start na operation? Estimated kasama na po yung iyong location, rent, at yung pag-build ng shop. God bless. Sa ano po, sa capital po, yung pang-stocks nyo po is dapat meron kayong allocated doon. Let's say for example, sabihin mo na ang 300,000 na ito is pang-stocks lang. Kasi pagdating naman doon kasi sa rent, depende po ang rent, depende doon sa location na kinaroroonan ng iyong pagrerentahan. Kung gaano kalaki ang iyong pagrerentahan, iyan ba ay ordinary lang o nasa building ka ba na concrete na may sariling CR, may maganda yung yung establishment na yan, nasa isang building tapos naka-stall, naka-roll up, or doon ka lang sa isang maliit lang na isang stall na hindi concrete, na maliit. So, depende po yun palagi ang renta nyo sa location. Magkaiba po kasi palagi ang rent pagdating doon sa pinaka city or sa pinaka, kumbaga, hot place ng iyong business kaysa sa doon sa hindi. Let's say for example, mas mahal ang renta ng mga nasa highway, sa mataong lugar, sa magandang pwesto kaysa yung mga doon sa looban na bihira yung daanan ng mga tao, kumbaga yung hindi siya in the heart of the business place talaga, is mas mura siya compare doon sa mga magaganda ang location at doon nga po sa laki. Magkaiba po yung mga parenta doon sa nasa building, may na mga naka-stall, naka-roll up, may sariling CR, may sariling kusina, magkakaiba po yun. Kung up and down ba yung inyong rentahan, may mga building kasi na gano'n na up and down, alam mo, 25,000, up and down, 30,000, so gagawin mong bodega yung taas o tulugan taas, tapos sa baba, yun yung shop mo, store mo. So, depende po talaga doon. At ang pag-build ng shop naman, ang tanong mo kung mag-rent yun po, depende ano. Kung mag-build ka po ng shop, depende po sa i-build mong shop. Naalala nyo po ba sa mga matagal na natin kasama dito sa channel? 2019, ang atin pong shop is napakaliit lang doon na part is napakaliit lang niya. So, magkano lang yung paggawa namin ng ano na yon? Magkano lang ang paggawa namin ng store na yon? Isang kwarto, ganun. Tapos, ang mga sahig pa nun, plywood lang na maninipis. Tapos, dito sa bandang gilid, yung kusina namin that time, kawayan. So, hindi pa nga pantay. Siyempre, kawayan, diba? Tapos, ang dingding din, plywood din na maninipis. So, ang estante, ganun lang. So, depende po sa pag-build. And then, fast forward 2022, ganito na siya. Mas malaki, mas mataas, mas malawak. So, ipag-compare ko, ang ginastos namin doon is mga nasa let's say for example, that time, siguro mga nasa 50 to 80. O, ipag-compare natin ngayon, siguro mga nasa 150 to 250 o to 200. So, ganun po. Depende sa inyong i-build. Tapos, depende pa yun kung ipakongkreto ninyo, kung sementado, pati ang gilid, naka hollow blocks o dingding lang, na yero, na long span, or plywood, depende po yun. So, kung ako po sa inyo, halimbawa, ilaan nyo po sa, kung sarili nyo po yung iyong shop, kasi sabi mo kung sa pag-build, maglaan ka po talaga ng pang-build mo. Let's say, for example, i-build mo, itong pera ko na 200,000 pang build ito ng aking shop or ng aking store. And then itong aking 300,000 is ito yung aking pang stocks ko to, pang produkto, 100,000 mga pangkagamitan, mga tools or whatsoever na aking gagamitin sa shop. So ganun po, kung magre-rent ka naman, let's say for example, yung 300,000 mo po is yan yung iyong
stocks, yung inventory, ang 100,000, ano po yan? Halimbawa, yan ang iyong pang tools, pang kagamitan. Ang 100,000, yan pong ilalaan mo na pang renta na at least 6 months to 1 year, mayroon kang ready na nakatabi na pang renta mo talaga yan. Na kung may benta ka man or wala, makakapagbayad ka ng renta mo. At least 6 months ready ang iyong cash na pang bayad ng renta na hindi mo iaasa sa benta ng iyong shop. Ayun po. Ganun po siya. I-allocate mo po. Depende po kasi yun sa availability ng iyong cash, ng iyong pera. Kasi kahit nasabihin ko sa iyo na ganito ganun, kung hindi naman available sa inyo or hindi kaya, so kung magkano po yung kaya ninyo na i-allocate po doon. Para alam niyo yung limit niyo. Let's say for example, ang budget mo lang for store mo kasi pasimula lang, gusto mo maliit lang, so 100,000. So yun lang yung ubusin niyo po. 100,000 lang. Kasi para hindi mabawasan yung pang ano mo, pang stocks mo, pang produkto mo, tapos allocate mo yung 50,000 pang bili mo ng mga tools, compressor, welding machine na maliit, mga aligning wheel, yung mga ganon. Okay po, so yun lang. Thank you very much. Sana ay nakabigay po ito ng konting idea sa inyong katanungan at nakasagot ng konti sa inyong katanungan. Thank you very much. See you on my next video again. Tuloy-tuloy po tayo. Bye!